Bigay! Sinong makakalimot sa viral video na ito noong 2015? Jamgad! Kung saan ang isang bata nagmalakay kay Irving at in-ankle break ang kanyang bantay at ginawa pa nga itong meme. Nakakuha ito ng milyong-milyong views sa social media. Matapos ang video na ito, marami pang naglabasan ng mga video highlights ng 9 years old na batang ito mula Bulacan. Siya ay si Justin Remo, o mas kilalang batang Steph Curry ng Pinas. Dahil sa kanyang mga malupit na handles at shooting. Huli nating nakita si Justin nang ma-feature ito ng Kapuso Mo, Jessica Soho noong 2018. Kung saan na-meet ni Justin ang binansagang the greatest shooter of all time ng NBA at kanyang idol na si Stephen Curry ng Golden State Warriors. Pero matapos nito ay wala na tayong balita sa batang Steph Curry ng Pinas. Sinubukan naming alamin ang tirahan ni Justin sa Bulacan para kamustahin siya. Pero napag-alaman namin na dito na sa Montalban, Rizal ngayon, tumutuloy si Justin kasama ang kanyang ina. Yan, so ayun, nandito tayo sa Montalban at ang balita ko dito natin matutuntun si batang Steph Curry. Ayan, so puntahan natin siya. Hanapin pa natin dito yung bahay kung saan siya nakatira. Ay kuya, hello po. Yes. Kilala niyo po si Justin, yung batang Steph Curry. Saan po kaya siya nakatira? Ay, ito po yung bahay niya. Ay, ito lang. Ayan, so andyan lang pala. Malapit lang pala. Tanong pa tayo. Thank you po. Thank you. Tao po, Justin. Justin. Ay. Si Idol. Yan. Yan, Idol. Kumusta, Idol? Ano balita sa'yo, Idol? Okay lang po. Yan. So, kasama na natin si Justin, ang batang Steph Curry. Ayan, kung napanood nyo dati sa social media, nakalaro niya si Steph Curry ng one-on-one, di ba? Tama yan, Idol, no? Anong balita sa'yo, Idol? Kamusta? Anong, okay naman po. Ano pinagkakaabalan mo ngayon? Nakapaglaro ka pa ba? Ano bang ginagawa mo ngayon? Ano po, minsan po nakapaglaro. Minsan hindi, kasi po, may schedule po yung court dito, lockdown. Okay. So yun, saka dati, ang liit mo pa sa ano, noon of night title, hindi ngayon, medyo tumangkad ka na, Idol, no? Tagal-tagal na rin. Tara, pasok na rin. Ayos, tara. Yan. Ngayon ko lang makikita si Idol Justin. Na dati napapanood ko lang siya sa TV. Ito po yung ano yung binigay sa akin. Ayun talaga yung pirma ni Steph Curry. Opo. Ayos ah. Solid to ah. Yan. So ito yung jersey na binigay sa kanya ni Steph Curry mismo at pinirmahan mismo ni Steph Curry din. Grabe naman. So idol na idol ko talaga si Steph Curry. Naiingit talaga ako sa'yo, Idol. Nung nakita ko kayong dalawa, grabe namangha talaga ako sa inyo. Lalo na nung pinapanis mo si Steph Curry. Nakita ko yun. Grabe yun, Idol. September 2018 nang bumisita si Steph dito sa Manila para sa kanyang Under Armour Asia Tour.
At isa ang Hoop X sa mga naimbitahan para masaksihan ang event na ito. Paano mo ba naging idol si Stephen Curry? Kasi po ano, magaling po sa shooting, mabait po, at saka lagi pong active kay God. Gusto po yung verse niya na I can do all things to Christ who strengthen me. Yun po yung Bible verse niya na favorite ko po. Namomotivate po. Grabe, dapat pinapa-frame mo to, idol. Nga po, pag ano po, nag-ano lang po si mama. Pag nakakalis po si mama, ipapa-frame po. Pati ito pong bola. Ay, ito pa yung bola. So may pirma din ni idol Steph Curry to, no? Opo. Naumahal to, idol, kapag nag-retire to. Pero syempre, may ano na to eh. May sentimental value na to eh. Pero grabe. Isa sa pinakaswerteng tao talaga na fan talaga ni Steph Curry. Grabe. Lahat ng mga fans si Steph Curry na nangangarap na makawala naman si Steph Curry, di ba? Yung di ba, idol, may sapatos din binigay sa'yo si Steph Curry? Opo, andito ba? Yep. Yan. Natin. Grabe. Curry size. Ito po. Ilan po. Medyo nadumihan po ng konti kasi po, ano, yung alikabok. Tapos dito po, dumi po. Grabe, kita mo pa rin talaga, Curry 5. Medyo madumi lang pero okay na okay pa rin, buong-buo pa rin. Onting linis lang to, idol. Saka kita mo naman. Iningatan mo talaga to, idol. Sariwa pa rin kay Justin ang pagkikita nila ng kanyang idol. Ano ba yung mga napagkwentohan niya ni Steph Curry 2 years ago na nagkita kayo? Napagkwentohan po namin, tapos po namin maglaro. Sabi niya po sa akin na more drills and skill. Para po mas lumakas ang maglaro. Kahit ako po, na-shock po din po kasi nakita ko po yung idol. So ano naman naging epekto yung sa pagkikita niya ni Steph? Nag-training po ng ano ng gusto para mapaglaro po din po ako sa mga nilalaroan niya. Sa maging player po ng NBA. So na-inspire ka na, no? Na-inspire ka. Siyempre, lalo na pag uwi mo sa inyo, edi yung mga tao sa inyo, sabi, uy, ikaw ba yung nakalaro mo si Steph Curry? Ano ba? Sa school po namin. No? Yan din. Oo. So, shoutout talaga sa kapuso mo, Jessica Soho, kasi binigyan nyo ng chance, di ba? Kundi dahil sa kanila, hindi mo mararanasan yung naranasan mo kay Idol Steph Curry. So, maraming salamat po talaga sa opportunity na binigyan nyo kay Idol Justin. So, kung hindi nyo matatanong, mga ka-Hoopex, hindi na bago si Justin sa social media. Ayan. So, ito yung viral video niya noong 2015. Ayan, papakita ko sa inyo. So, originally talaga ikaw yung nabansagan na Kali Irving sa social media, di ba? Ikaw yung pinakauna-unahan. Po, ayan din po, ano po yun, piyesta. Piyesta po, tapos may nag-video po saan si Kuya Joshua Mananis. Piyesta po nun, tapos pinaglaro nila. Tapos hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari. Video naman po ni Kuya ano, Primitivo Uno. Yun po yung ano, yung saan ano niya, anak niya po. Katuwaan lang po yun. Hindi ko rin po expect na ganun din po yung magiging kaloko din. So kung pag napapanood mo pa yung video, ano ba yung nararamdaman mo? Nagpa-flashback ba? Ano bang mga naano? Parang ano po, parang gusto po bumalik sa pagkabata. Para mabalik din po yung dating. Yan, so hindi natin namamalayan, no? Ang dami mo na pala na ipakita sa amin sa social media ng mga highlights. Hindi natin namamalayan na lumalaki ka na rin pala. Ano bang susunod kay Justin? Gusto po kasi talagang maging content creator. Gusto po magka-channel para makilala rin po ng mga, di ba? Yun din po. Gusto rin pong mag-training, gano'n. Kasi po, hindi po, bawal pa po ngayon kasi po, may lockdown pa po. Yan, so gusto mo pala magtayo ng channel, no? Yan, so matutulungan ka namin dyan, idol. Kung sakali, idol, ano ba yung mga content na gusto mong ilabas? Yung ano po, Dayo po, Dayo series, ganun din po. Tapos kung ano po nangyayari sa buhay ko, ganun. Gusto mo bang makasama si Kyle Irving ng Hype Street Ball? Opo, gusto mo pong makipaglaro sa kanya. Yan! Gusto mo maging kakampi siya kasi po, gusto mo makita yung galing niya. So, shoutout sa'yo, Idol Kali Irving ng Hype Street Ball. Yeah, sana mabigyan mo ng pagkakataon si Idol Justin na makasama ka sa isang laro, no, Idol?
Iran. Hiwalay ang mga magulang ni Justin. Ang ina naman niya na si Jonalyn, OFW sa Bahrain, at nakabakasyon ngayon dulot ng pandemic. Sinusuportahan ko naman siya sa ano niyang yan kasi yun talaga yung gusto niya, yung basketball eh. Sabi niya nga sa akin lagi, yun nga daw kasi gusto niya maging sikat siyang basketball player. Gusto niya daw maitaguyod yung ano, yung buhay namin para sa mga kapatid niya at para sa akin. Natutuwa ako kasi hindi ko alam na ganun talaga siya kagaling. Kasi alam ko lang marunong lang siya mag-basketball, hindi ko alam mas na doon siya sisikat. Dahil hindi pa rin pwede mag-basketball, focus muna si Justin sa online class ng kanyang pinapasukan na private school sa Bulacan kung saan nakakuha ito ng scholarship at miyembro ng kanilang basketball team. Sa ngayon po ay grade 7 po ngayon. Varsity po ako ng Paulet College sa Pampalay, Bulacan. Ito po yung mga ano, yung mga sapatos ko po. Medyo ano po, ito po yung mga naluluma ko po. Kasi po, ito po ayaw ko pong lumaki kasi may ano po siya, may sentimental value po sa akin kasi si Kerry po nagbigay sa akin ito. Parang ayaw ko po siya talagang siras. Ito po yung mga bigay po sa akin ng ano, ng sinasama-sama po ng mga player dun sa Bulacan, sila Kuya Andoy. Tapos ito po, nagbigay po sa akin neto, yun dun lang po sa palengke namin. Tapos ito po yung dala po ni Mama, dala po ni Mama galing abroad. Ang laki na lang pa ako. Medyo masikip na din po sa akin kasi po lumalaki na din po yung pa ako. Lalaki na din po. Bala ko po ngayon ay mapag-tryout ako sa malalaking school. Katulad ng Ateneo de Manila. Kasi po, doon ko po nakikita yung mga coaches na magagaling na feeling ko lalakas po sa kanila. Marami po akong matututunan. So yun mga OPEC, sasamahan natin sa court. Si Idol Justin, ayan, papakitaan tayo ng onting drills. Ano kadalas mo ginagawa itong drills? Ayan. Ano po, kapag sumasama-sama lang po sa dito, ganyan. Every Sunday, bago dumayo. Oo. Court sa Montalban, so napakiusapan natin yung barangay na kung pwede, i-shoot lang natin saglit yung pagtitraining ni Justin. Pero note lang, syempre, siya lang yung mag-isa sa court. Kami lang yung nantao dito. Mga time na hindi na po ako nakapaglaro ng ilang buwan. Natakot din po ako nung lockdown kasi po baka mawala yung shooting and dribbling. Pero pinilit ko pa rin pong mag-practice para hindi po mawala yung mga dribbling and shooting ko po. Kumbaga napapansin ko kasi sa tira mo na medyo matagal ka lang sa part na buwelo mo kasi kinukuha mo yung buwelo mo sa paa mo. So maganda kasi, di ba kagaya ni Steph Curry, pag ipapasa sa'yo ng kakampi mo, tira mo na agad kasi hahabol yung kalaban mo. So maganda.
steady ka na, may ano ka na agad, may foundation ka na agad sa katawan. May steady ka na, tira mo na lang. Catch and shoot. Yung 1 second kasi, may, sobrang halaga nun. Yung space na 1 second, sobrang halaga nun eh. Kung maka-create ka within 1 second, mahihirapan sa'yo yung depensa. Medyo napansin ko kay Justin lang na medyo nawala yung laro niya. Shooting niya, siguro gawa na rin ng quarantine and pandemic. Iba talaga yung epekto lalo na sa bata. Kasi yung mga bata ngayon, hindi nila alam pa yung self-training. So maganda nga may guidance. So if ever, shoutout man po sa lahat po na nanonood ng coaches. Baka pwede niyo po mabigyan ng pagkakataon si Justin na matulungan po siya. Kasi nakikita ko sa bata na gusto niya. And yung way na pag-iisip niya is talaga makatulong sa family niya. Ang pinaka-iniingatan natin dito is hindi mawala yung scholarship niya, yung full scholarship niya sa school. Hindi mawala yung pagiging varsity niya sa school na pinaglalaroan niya. Kasi talagang, alam mo naman, once kasi na nawala yung laro mo and nawala yung pagiging condition mo, may chances are matatanggal ka sa team. Yung scholarship na lang ni Justin yung pag-asa and yung way na makakatulong sa family niya ngayon, lalo sa pag-aaral ni Justin. So kung mawawala man yun, malaking kawalan talaga sa family nila, lalo na sa mama niya. Yun lang po, shooting po talaga yung nawala sa akin. Kasi po wala po kasi mag-training yun. Pero ayos lang yun. Yung shooting naman, araw-araw pwede mo naman siya i-workout. Pero ang pinaka-importante kasi, hindi mawala yung ano mo, hangin. Kailangan, condition ka pa din. Pag walang court, importante mag-jogging ka. Jogging, after jogging, footwork. Madaming workout sa YouTube. Yeah. Pwede mong gayahin. 30 minutes lang naman to 1 hour. Malaking bagay na yun. Kasi yun yung kailangan mo. Kayang-kaya mo. Batang Steph Curry ka eh. Yeah. Batang Steph Curry. May munting surpresa din kami kay Justin. Para magtuloy-tuloy na siyang makapag-ensayo sa panahon ng lockdown. Yan, so syempre napansin namin na medyo kailangan mo nga mag-training, di ba? Kailangan mo magpa-condition araw-araw. Syempre hindi ka namin pababayaan, di ba? May bibigay kami sa iyo na makakatulong sa araw-araw mong training, sa pagpapa-condition mo. Bibigyan ka namin ng HoopX merch. Ayan. Ito pang-training kasi talaga tong shirt. Ayan, so ayan. Tapos ito hoodie. So pwede rin yung pang-jogging para madalis kang pawisan. So mabilis kang pawisan. Syempre isa sa pinaka-importante. Iyan, ang bola na pang-training mo, Wilson. Yan, maraming salamat sa Wilson. Maraming salamat po. Ayan, pang-training kasi talaga yan, ay yung grip niya solid talaga. Pwede pang outdoor, pwede pang indoor. Kaya malaking tulong din sa pagti-training mo. Yan din yung gamit ng HoopX Elite. Di ba? Yung palagi mong pinapanood. At ito, yung pinaka-special na ibibigay natin. Ayan, bago mong pang-basketball. Kasi nga, nabalitaan ko nga na medyo maliit na nga sa iyo yung sapatos. Thank you po, Opex. Kamtok? Kamtok po. Oh, ito yung Don Issue 2, yung Spider-Man collab, yung Marvel collab. Yan yung nakikita natin. Masagalin natin yung tag para hindi ka mahirapan. Oh. Sige, buti mo. Nire-retire na muna natin si Steph Curry. Maganda po. Thank you po sa HoopX. At dahil gustong subukan ni Justin ang pagiging isang content creator dito sa YouTube, tinulungan na rin namin siya na gumawa ng sarili niyang YouTube channel. Siya may sarili pa niyang logo. Kailangan ng at least 1,000 subscribers ang channel ni Justin bago ito magkaroon ng mga ads. Para kahit papaano ay kumita siya sa kanyang pagiging content creator. Kaya mga ka-HoopX, mag-subscribe na at suportahan natin si Justin sa kanyang bagong journey. Next big goal ko po ay mapaggawa na po ng YouTube channel ko. Gusto ko po kasi talagang maging content creator. OFW din ako ngayon, so paalis na rin ako ngayon. Mahihirap pa rin kasi mas mawawala naman dito ako ng 2 years. Masakit pero kailangan kasi para sa kanila naman yun eh.
At dahil bago ang basketball shoes ni Justin, meron pa kaming isang challenge sa kanya. So yung challenge ko sa'yo, Justin, yan, mag-1v1 tayo. Pag nashootan mo ako, 500. Okay ba sa'yo yun? So sa kada masushoot mo, may 500 pesos ka. Siyempre, didepensa ang kita ng matindi. Okay ba sa'yo yun? Okay, so testingin natin yung bago mong sapatos. Pinagbigyan ko lang ito si Idol. So hanggang 8 tries lang ito, ha? Nakakadalawa ka na. So nakaka-apat na siya. Meron na siyang 1,000. Meron pa siyang 3 tries. Okay, nakapaluwa. Okay, sana ako dun, ah. So, meron ka ng 1,500. So yun, buzzer beater yun, idol, ah. Diba? So, sa 8 tries, naka-4 kang shoot. So meron kang 2,000, idol, 2,000. So congratulations sa'yo, idol. Lupit, lupit. So meron kang 2,000, idol. Ayan, 1, 2. Congratulations sa'yo, idol. Napakalupit, pero pakondisyon ka pa, idol. Malayong mararating mong practice ng practice ka lang. So shoutout kay Kali Irving ulit ng Hype Street Basketball. Sana makasama mo si idol Justin, makapaglaro kayo. Ayan. At syempre, sana mabigyan mo siya ng onting tips sa pagiging content creator. Syempre, don't forget to support our merch yan para tuloy-tuloy ang pagtutulong natin sa mga aspiring basketball athletes natin dito sa Pilipinas. Gaya ni idol Justin. So kapag nahihirapan ka, chat mo lang ako. Ano naman yan, diba? Ako, isa lang naman pangarap ko sa kanya, eh. Makatapos siya ng pag-aaral kasi yun lang naman yung may pamamana ko sa kanila, eh. Huwag na huwag niya mababayaan yung pag-aaral niya. Yung laro niya, hindi ko naman niya nahadlangan, eh. Yung basketball, kasi yun yung talagang goal niya, eh. Yung maging sikat siya na basketball player. Mas lalong naging mabuting anak si Justin. At napapasalamat din ako sa mga tita ko kasi nakasuporta din sila sa anak ko, pati sa mga pinsan ko. Yan, nagpapasalamat din ako sa kanila. Sana mawala na yung pandemic para mabuksan na ang bawat court. Nakikita ko po na sabik na din po yung mga bata sa paglalaro ng basketball. Lalong-lalo na. Yun po yung pinagdadasal ko na sana mawala na yung pandemic para bumalik na po sa dati. Hangad namin ang muling pagbabalik kondisyon ni Justin. At sa mura niyang edad, ay napahanga niya ako dahil sa pagmamahal niya sa larong basketball. Minsan niya na tayong pinahanga sa kanyang mga galawan. At kahit pa ang isang NBA superstar ay napabilib sa puso ng batang ito. He's got game. He's got skills. I appreciate you, man. Kaya patuloy lang tayong mag-aabang kung anong susunod na kabanata sa tinaguriang Batang Steph Curry ng Pinas.